Sa pagdating nila Karding sa tuktok ng bundok, may humarang sa kanilang lalaki. Mabilis lang ang pangyayari pero isang hindi inaasahan at madamdaming tagpo ang nangyari. Nalaman nilang kapatid ng lalaki si Adolfo. Ano kaya ang magiging hakbang nito pagkatapos malamang pinatay ni Diego ang kapatid niya? At ano nga ba ang mangyayari sa pagkikita nila Karding at ni Mangkulas? Bago natin ituloyan, mag-subscribe ka na kung bago ka lang dito. Huwag mo rin kalimutang mag-like at mag-iwan ng komento. Sa muli, ang inyong lingkod, Dan. Ika-27 yugto. Aswang Hunter ng Visayas. Nang lapitan ng lalaki ang walang buhay na katawan ni Adolfo, isang napakalungkot na katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Nakatingin lang sila Karding sa lalaki at ang sunod nilang narinig ay ang pag-iyak nito. Nahalatang sinusubukan pang pigilan ng mga luha niya. Ginalaw-galaw pa nito ang katawan ng walang buhay na kapatid na parang umaasa pa rin anumang oras ay didilat ang mga mata nito. Pagkatapos noon ay sumigaw ang lalaki. Sigaw ng kawalan ng pag-asa. Sigaw ng puot at sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay. At pagkatapos sumigaw ay hindi na ito nakapagpigil pa. Tuloy-tuloy na umagos ang mga luha. Kahit kailan ay hindi na maibabalik pa ang buhay na kinuha. Alam niya yon kaya ganun na lang ang sakit. Hayaan niyo muna ako sandali. Pakiusap. Kahit ilang minuto lang. Nagpapahinga pa ang lolo ko. Huwag kayong mag-alala. Pag-uusapan natin sa loob ang sadya nyo rito. Ako nga pala si Lucas. Wika pa ng lalaki kila Karding. Sandaling nagpahinga sila Karding sa silong ng puno. Habang hinayaan munang magluksa si Lucas. Niyakap nito ang kuya niya. Nahalatang naghahalo ang lungkot at galit sa mukha nito. Alam na alam nila Karding yon dahil pareho lang sila ng iniisip. Ang ipaghiganti si Adolfo. Habang nangyayari yun ay nagmamasid-masid si Carmela sa paligid. Maraming ibang nilalang sa lugar na ito. Napakahiwaga ng bundok na ito. Hindi na ako mabibigla kung bakit walang naglalakas loob na umakyat dito. Wika pa ni Carmela. Maya-maya pa ay binuhat na ni Lucas ang kapatid niya. At sinenyasan sila Karding na pumasok na sa kubo. Sa unang pagtapak pa lang nila Karding sa bakuran ng matanda, naramdaman na nila ang kakaibang presensya. Pakiramdam na kahit ang mga katulad nilang aswang ay hindi lubos na maintindihan. Kakaiba yon. May kung anong misteryong bumabalot sa lugar. Marahil ay dahil sa iba't ibang elementong nananahan sa lugar. Mula sa mga nilalang na hindi nakikita ng mga mata. Mga mapaglarong elemento. Hanggang sa mga gabay ng matanda sa kanyang mahabang taong panggagamot. Sa sandaling yon ay namulat sila Karding sa iba pang misteryo sa mundong ginagalawan nila. Sa una ay may halong kilabot at kakaibang pakiramdam pero habang patuloy silang humahakbang palapit sa kubo ay nakaramdam sila ng ginhawa. Ang pakiramdam na sa wakas ay mapagtanto mong hindi lang ang dugong nananalitay sa iyo ang kakaiba. Dahil marami pang tulad mo. Mga bagay na hindi maipaliwanag sa mundong ito. Mga nilalang na hindi kabilang sa kung anong itinuturing ng mundo na normal. Ngumiti lang si Lucas sa tatlo at nilingon niya ang mga ito. Kumalma lang kayo. Hindi kayo gagalawin ng mga gabay ni Lolo. Mabubuti sila at ayaw nilang makialam sa mga nangyayari sa mundong ginagalawan natin. Sa maniwala kayo o sa hindi, totoong hindi lang kayo ang kakaiba. Andyan lang sila, hindi natin nakikita. Nakangiting wika pa ni Lucas.
Pagdating nila sa harap ng pinto ng kubo, sandali silang tumigil. Mukhang hindi magiging madali ang sinadya nyo rito. Kung naglakbay pa kayo mula sa kabilang bayan para makarating lang dito, siguradong yun ay dahil di kayo matulungan ng ibang manggagamot. Malamang hindi basta-basta ang hihingin niyong tulong. Wika pa ni Lucas bago kumatok sa pinto. May kalakihan ang pinto para sa isang bahay na mula sa labas ay parang isang bahay kubo lang. Kinatok ni Lucas lang 3 beses ang pinto. At dahan-dahan naman itong bumukas. Habang unti-unti itong bumubukas ay sinisilip nila Karding ang nasa loob. Sa pagmamadaling baka sa wakas, ay makita na nila ang itsura ng matandang ilang araw na rin nilang hinahanap. Pero pagbukas ng pinto ay purong kadiliman lang ang nakikita nila sa loob. Bakit ganon? Bakit ang dilim at parang malawak pa ang nasa loob kumpara sa itsura ng kubo sa labas? Agad na tanong ni Karding dahil sa kalituhan nito. Huwag na kayong magtaka. Maraming kaibigang engkanto ang lolo ko. Nililin lang kayo ng inyong mga mata. Kahit maliit na kubo lang ito kung tignan sa labas, may kalakihan din ang bahay na ito mula sa loob. Paliwanag pa ni Lucas bago niya kinuha ang sulo sa gilid ng pinto. Naglakad sila papasok sa isang pasilyo gamit-gamit ang sulo bilang ilaw. At maya-maya pa ay tumambad sa kanila ang isa pang pinto. Kahit si Lucas ay hindi rin masyadong nananatili sa loob dahil madalas siyang nasa labas, nagbabantay. Kinatok niya ulit ang isa pang pinto at agad naman yung bumukas. Sandaling napalunok ng laway si Gani. Ito na ang pinakahihintay niya. Ang pag-asang makabalik siya sa pagiging normal na tao sa tulong ng matanda. Pasok kayo. Paanyaya pa ni Lucas at agad namang pumasok ang lahat sa bahay. Tinitigan ni Gani ang loob ng bahay pagkatapos pumasok sa pinto. Maraming mga bote na may lamang kung ano-ano. At lahat yun ay puno ng langis. May mga armas na maayos na nakalagay sa mga lalagyan. Gaya ng punyal, baril, pana at iba pa. Marami ring libro na parang lumang-luma na at matagal nang hindi nabubuklat. Sa pader ay natigilan si Karding na makita niya ang nakadikit na larawan. May isa doon na pamilyar sa kanyang mukha. Halos kamukha niya lang din. Naisip niya agad na baka ama niya yon nung bata pa ito. Malungkot namang inilapag ni Lucas ang katawan ng kapatid sa isang higaan. Maya-maya pa, sa likod ng malaking lalagyan ng mga kagamitan, nakita nila Karding ang isang matanda. Nakaupo ito sa antigong upuan. Nakayuko lang yon at hindi gumagalaw na parang natutulog. Mahaba ang buhok nito at puting-puti na, na simbolo ng katandaan. Natigilan sila Karding sandali nang makita ang mga peklat nito sa magkabilang braso. Mahabang peklat na halatang mula sa napakatalas na bagay. Halatang malalim ang mga yon. Nakitang-kita pa rin kahit sa kulubot niyang balat. Napatras ang tatlo nang bigla itong nagsalita. Karding, Isagani at Carmela, tama ba? Agad nitong tanong. Ang boses ay walang bahid ng kahinaan kahit sa edad niya. At ang tono nito ay parang sigurado siya sa pinagsasabi niya. Bago pa man makasagot ang tatlo ay napatras sila nang makita na ang mukha ng matanda. Nung bahagya nitong hinawi ang buhok niya, nakangiti ito sa kanila at ang pisngi nito ay puno rin ng mga peklat. May suot itong malaking medalyon. Agad na yumuko si Karding sa harap ng matanda at nagsalita. Una po sa lahat, humingi ako ng tawad sa pagpanaw ng apo niyo. Kasalanan ko po ang lahat ng ito. Nagbuwis po siya ng buhay para tulungan kami. Agad na bungad ni Karding. Kung ano man ang ginawa niya ay desisyon na yon, Karding. Hindi lang yun para tulungan kayo. At mas lalong hindi niya magugustuhan kung kaawaan niyo siya. Namatay siyang marangal at matapang tulad ng inaasahan bilang apo ko. May sakit siya, Karding.
Ilang buwan na lang ang nalalabis sa buhay niya sa banta ko. Sakit na kahit ako ay hindi kayang gamutin. Ipinagmamalaki ko siya at ang nais ko lang sana'y makapiling pa niya ang kapatid niya sa huling sandali. Pero nangyari na ang dapat mangyari. Sagot naman ang matanda sa kanila. Pero di ko po maiwasang kawaan siya at sisihin ang sarili ko. Kahit sa kabila ng nalaman kong may sakit pala siya. Kargo ko po ang pagkamatay niya. Agad namang sagot ni Carding. Pero bago pa man siya magpatuloy sa pagsasalita, bigla siyang hinila ni Lucas at isinandal sa pader. Sa leeg ni Carding ay nakatutok ang isang matalas na punyal. Huwag mong iniinsulto ang kuya ko. Huwag mo siyang kaawaan dahil yan ang pinakaayaw niya sa lahat. Marinig ko pang muli ang salitang awa sa bibig mo at tatapusin kita. Pagbabanta pa ni Lucas. Ngunit hindi man lang kumurap si Carding at walang takot itong nakatitig sa mga mata ni Lucas. Tatapusin? Gawin mo kung kaya mo. Kung bumunot ako ng baril nung inatake mo kami kanina, baka hindi na natin alam kung andito ka pa ngayon. Patawarin mo ako, Lucas. Ipaghihiganti ko ang kapatid mo. Pangako. Sagot naman ni Carding. Agad namang natauhan si Lucas at binitawan ito sa sahig ang punyal niya. Pasensya na, Carding. Medyo naiinis lang ako na kinakawaan mo siya. Marangal siyang namatay. Sana irespeto natin yun. Isalin niyo ako sa grupo niyo, Carding. Karapatan kong ipagiganti ang kuya ko. Magaling akong magmanman. Paano ang armas na pinakakomportable akong gamitin? At tulad mo ay wala akong kinatatakutan. Isalin niyo ako. Kahit hanggang may ipagiganti ko lang ang kuya ko. Wika pa ni Lucas. Sandaling natahimik si Carding at napaisip. Ikaw ang bahala. Seryosong sagot ni Carding kay Lucas. Ngumiti lang si Mangkula sa usapan nilang yun. Bata, huwag mong minamaliit ang apo ko. Magaling yan. Pero manang mana ka talaga sa ama mo, Carding. Walang kinatatakutan. Ikinararangal kong makilala ka. Sagot naman ang matanda. Sinasabi ko na nga ba at siyang nasa larawan sa pader. Kahanga-hanga talaga si itay. Pero hindi na po kami magpapaligoy-ligoy pa. Kailangan namin ang tulong nyo tungkol kay Gani. Nakikiusap na wika ni Carding. Alam ko nang sadya nyo rito. May mga gabay akong nagbibigay sa akin ng impormasyon. Simula nang tumapa kayo sa labas ng bakuran ko, alam ko nang pinunta nyo rito. Pero bago natin pag-usapan ng tungkol dyan, hayaan nyo munang bigyan natin ng maayos na libing ang apo ko. Nais kong dito na lang sa bakuran ko natin siya ilibing at bigyan ng maayos na pamamaalam. Wika pa ni Mangkula sa tagad nilang binalot ang katawan ni Adolfo at lumabas ng bahay. Samantala, habang nangyayari yun ay bigla namang dumating ang mga tauhan ni Diego sa kampo nila. Nagmamadaling pumasok ng pinto ang mga yun at tinatawag nila si Diego. Ang mga tauhan ito ay yung mga ipinadala ni Diego para hanapin ang pamilya ng mga kalaban niya. Paglabas ni Diego sa silid niya ay tumambad sa kanya ang mga tauhan niya na daladala ang babae. Nakapiring ang mga mata nito at binusalan din ang bunganga. Nagpupumiglas ang babae pero siyempre wala siyang magawa. Agad nang umiting parang demonyo si Diego sa daladala ng mga tauhan niya. Lalo pa nung mapansin itong buntis ang babae. Magaling mga tauhan ko. Yan ang gusto ko. May daladala kayo pag uwi nyo. Kaninong kapamilya ba ang babaeng yan? Agad pa niyang tanong sa mga tauhan niya. Sumagot naman ang isa sa mga tauhan. Sa impormasyon pong nakalap namin, nobya to ng Gani at ipinagbubuntis nito ang anak nila. Pagtanggal ng piring sa mga mata at busal sa mga bibig ng babae, agad na narinig ang iyak ni Carmen. Nagmamakaawa itong pakawalan na siya.
Madali siyang nakuha ng mga tauhan ni Diego dahil inantay nila itong lumabas ng mag-isa para manguha ng halamang gamot. Babae, huwag kang mag-alala. Magkikita din kayo ng nobyo mo. Natatawang wika ni Diego. Yun ay kung pareho pa kayong buhay pag nangyari yun.